Quadrolas disumayado sa GMA7 dahil sa umano'y hindi magandang pagbabalita nito patungkol sa kanya. October 16, 3 days after ng laban nila ni Sanchez, lumapag sila dito sa Pilipinas. At nag-live sila at dito pinahayag ng Team Casimiro ang kanilang pagkadismaya patungkol sa pagbabalita ng GMA7. Hindi nga raw siya tinawagan at hindi nga siya nakareceive ng congratulations galing sa GMA Network. Mas inatupag pa raw ng GMA ang pagbabalita ng mga negatibo patungkol sa kanya kaysa sa mga positibo. Tinawag pa nga ni Jangel Casimiro na walang kwenta ang GMA7. Panoorin natin ang kanilang mga statement at mga hinanaing patungkol sa GMA7. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ng Lifeprint TV, pwede niyong i-follow at i-subscribe para maging updated kayo sa ating mga news patungkol sa sports. Itawag ako sa GMA, walang pinta. GMA niya eh, dapat kung unay pinost nila yung congratulations ko Quadrolas, tapos pinost, dapat nga eh, tumawag ka sa akin para magano. Yung ininda ni Otol, yung ano, yung GMA. Yung Jimmy kasi nga may nakita si Otol kaagad na post ng Jimmy hindi man lang daw nag-congratulate inuna pa yung ano yung parang bad news kami naman no, hindi pa kasi namin alam na ganun talaga or ganun yung balita, hindi namin alam kaya lang si Otol na ano na ano ba. Yun nga no, dahil sa balita yon, medyo napa-comment si Tata. Napa-comment si Otol dahil ika nga, wala man lang siyang nakitang nirecognize or kinungratulate siya. Tapos, yun na, inuuna pa yung ano. Hindi. Ito ako sa TV, walang pinta. Hindi pa nga ano, hindi pa nga daw nakita niya yung congratulate pero yun nga. Alam naman natin yung mga nandiyan sa GMA, yung si GM Satsat. Wala namang wala namang ano 'yon. Walang trabaho nila yung trabaho nila 'yan kasi news 'yan eh. Dapat kung unay pinost nila yung congratulations ko Quadrolas tapos pinost, dapat nga eh tumawag ka sa akin para magtanong no kung magtanong kung wala eh. Ayan. Dito yung mga ano ni escort ni Quadrolas. Escort. Picture na daw sila. Ay ano na, babalik na sila sa duty. Picture mo na. Yeah, no.